Ngayon ay trip natin ngayon ay kasi diop ko. Trip lang. Mag-iihaw ako ngayon ng manok. Manok at saka tilapia. Minsan-minsan lang. Ayan. May ginawa na tayong apoy. Ayan. Apoy para dyan natin ihawin yung manok. Ayan. Ayan. Trip lang. Nandito sa rooftop. Tapos itong iihawin natin tilapia at saka manok. Hugasan ko muna yung tilapia. Nakamarinate na kasi yung manok. Marinated na siya. Minsan-minsan lang. Minsan-minsan, libre ang sarili. Hindi puro padala. Hindi po din. Kasi mahirap pag umuwi ka na walang ipon. Totoo guys. Totoo mga kabayan. Kasi ako na-try ko. Umuwi ako. Umuwi ako sa Pinas. May dala naman, konti lang. Kaso nga lang, ubos. Naubos agad. Ngayon ay ilalagay na natin itong manok at saka itong tilapia. Unahin natin yung tilapia. Kasi tingnan natin kung bismillah. Tapos yung manok na naman. Yan, manok. Ang inasal. May own version mang inasal. Pero hindi ko na tinan yung recipe. Ang recipe lang niya is nilagyan ko lang ng bawang, spices. Yung adag nito. Chili powder. At saka bawang, chili powder, at saka toyo, kunting vinegar. Yun lang. Simple lang. Ganun lagi ng iba. Simple lang mga kabayan ang ginawa natin ngayon. Ayun. Umaamoy ninyo. Promise. Magugutom kayo. Promise ko yan sa inyo. Alam ba ninyo kung anong tawag ng loto ko ngayon? Ang tawag ko dito is pancham. May own version ko to eh. Baga ako ang nagkuha nito eh. Kaya ang tawag ko dyan is pancham. Wait lang mga ludi ha. Pancham po ang tawag ko dyan. Yan. Pancham po talaga. Pancham. Ang tawag ko dyan is pancham. Tapos magtitimpla ko ngayon ng peanut butter na konti. Tutunawin ko siya. Tapos ipapahid ko dun sa manok para yun ang maging kunwari parang kasi wala akong tawag nito, wala akong nakahubad pala ako. Wait lang guys. Ayan, nakapag-base na ako. Napag-bihis na kasi kanina hindi ako nakahubad pala ako kasi siya na kayo sa background ko, pangit. So ito nga, tinira ko ng peanut butter, kundi lang ipapahid ko lang naman dun. Ipapahid ko lang siya dun. Ito na, mata lang peanut butter. Ganito talaga pag walang asawa. Walang magluluto sa'yo. Ang hirap. Lalo na pag nasa abroad ka, ikaw lang. Yeah. Ay nako, buhay. Buhay, OFW. Ang hirap. Akala ng lahat, maganda. Maganda lang sa pandinig. Maganda lang sa pandinig, guys. Ang abroad. Pero ang totoo ay iwan.
Napakahirap po talaga maging napakahirap po talaga maging OFW. Lalo na dito sa Saudi. Lalong-lalo na po dito sa Saudi. Lagay ko ng konting oil. Ayan. Kunti. Marami. Hindi lang. Kayo talaga, hindi naman kayo mabiro. Trip ko lang naman. Trip ko lang to. Kasi, diop ko. Ilang magawa. Gusto ko mag-duty pero ayaw nila. Mamahalan sila sa ibabayad sa akin na overtime. So wait lang. Tignan muna natin yung kinuha natin na manok. Babaliktarin muna natin kasi sunog na. Baliktarin muna natin kasi sunog na. Ayan siya na guys. Ayan na siya guys. Ito yung tilapia, manok. Yung manok na dalawa, manok isang tilapia. Ayan siya. Trip ko lang naman. Para may pang upload ako dun sa ginagawa kong YouTube channel. Ano kayong mga upload dyan? Wait lang yun guys. Tapos na. And ito na itong ipapahid ko. Iwan kung anong lasa nito. Basta, ang sabi ko sa'yo is pancham. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng pancham? Baka hindi pa ninyo alam. Sabihin ko sa inyo para may kaalaman din kayo. Kahit konti. Ang tinatawag na pancham is pachamba. Pachamba na luto. Yun. Yun ang tinatawag na pachamba. Yun ang tinatawag na pancham. Ngayon ay papahiran natin siya ng peanut na kinuhan ko para maging dilaw siya. Okay. Oh. Kasi wala kasing butter dito eh. Kaya peanut ang ginawa, ginamix ko. Peanut ang ginamit ko mga ludi, mga kabayan. Pasensyahan na ninyo. Si kabayan. Kasi wala akong malagyan, wala akong malagyan sa cellphone ko eh. Eh, kita ninyo. May CCTV diyan sa taas. May CCTV diyan. Ayan. Ayan o. Atas. Bakala sila dyan. At least wala akong ginagawa. Diba mga guys? Tingin nyo. Tama ako? Wala naman akong ginagawa masama, diba? Wala tayong dapat katakot. Anong gusto nila? Mag-away kami para ako'y mapauwi. Diba mga guys, alam nyo kasi guys, ako lagi ako napapaaway, mainitin ang ulo ko. Mainitin ang ulo ni din siya vlog, hindi siya pwede magka anak. Hindi siya pwedeng tawag nito, hindi siya pwedeng magka asawa kasi walang pumapatol sa kanya, walang pumapatol sa akin. Joke lang, mayroon na ako.
Diyan lang sa tabi-tabi. Inaantay ko siya. Ay, inaantay niya ako. Inaantay ko lang na matapos yung kontrata namin. Dalawa. Sara, nakauwi na rin kami. Sara. Ay, nako, hindi kayo mabiro, no? Hindi kayo mabiro, guys. Ayan, pinawisan ako. Yan ang sabi ko sa inyo. Hindi madaling mag-abroad. Kaya kayong mag-abroad pa lang, ang payo ko sa inyo, pag-isipan. Kung may business naman dyan sa Pilipinas, kahit maliit lang ang kita, basta mayroon namang, tawag nito, makakaraos naman, mas maganda pa dyan sa Pinas. Kaysa dito, minsan, kung tinupak yung amo mo, hindi ko na alam. Oh. Kasi ganoon sila dito eh. Minsan tupakin yung amo, minsan yung hindi naman amo, yung manager, sip-sip. Ito ganyan ang sinasabi sa amo para lang mapasama ka. Para mapaalis ka lang. Sus. Yung mga tao dito sa mga kwan, mga ibang lahi, sip-sip sa manager namin. Sus. Lagi akong sinusumbong eh. Nako. Sinabi ko nga sa kanila, sabihin nyo dun sa amo natin, pauwi na lang ako. Sabi ko, kasi, hindi naman ako mahirap kausapin eh. Ako, gustong-gusto ko rin umuwi ka ako. Ako lang masasunod, uwi na ako ngayon. Ngayong buwan na to. Eh, ngayon, ang sabi ko ngayon. Ako lang sabi ko masasunod. Gusto ko nang umuwi. Ano? Kita nyo guys, sunog na. Sunog na siya. Ah. Pag naamoy ninyo, sigurado. Tawag nito, magugutom kayo. Sure. Nasa rooftop nga pala ako. Dito ako nag dito kami natutulog sa rooftop dyan, sa kwarto. Dito lang ito sa may daanan. Dyan, sa may daanan. Dyan. Tapos, dito na rin ako nagluto. Kasi, ang lutoan doon, dumi. Hindi pwede rin doon kasi mausok. Baka magalit yung kasama kong day off. At ay, nangamoy sunog na yung kwarto namin. Kasi, hindi ko pala nasara. Hindi ko na ipapakita yung kwarto namin. Kasi, kakaiba. Oo. Sana pagtsagaan ninyo yung video ko. Ang hirap maging vlogger. Trip ko lang naman. Malay natin someday ma-monetize tayo. Diba? Ganun lang. Ay, buhay abroad. Kaya sabi ko nga, yung mga pag-abroad pa lang, pag-isipan ng mabuti. Kasi ang pag-abroad ay swerte-swerte lang. Lalo na yung nagtatrabaho sa bahay. Kasi marami akong nakita na kabayan natin na nagtatrabaho sa bahay. Hindi man lang niya talaga nirerespeto. Lalo na yung mga tawag nito. Yung nakita ko dyan sa Bacala. Doon pa naman nakasakay sa likod talaga ng Hilux, doon sa likod niya. Ibawal yung dito. Doon talaga pinasakay. Grabe sabi ko, grabe yung amo niya, hindi man lang naawak ako. Sabi ko, dyan naman, hindi siya nahiya. Umuha pa siya ng magtatrabaho sa bahay nila, tapos hindi din lang naman niya inaasikaso ng maayos. Naawa nga ako nun eh. Tapos, marami pa akong napapanood sa video na nire-ref o ginagahasa nga, ganon. Tapos, hindi pa pinapakain. Tapos, yung iba, hindi nga pinapakain. Tinatago naman ng amo yung pagkain. Oo. Tapos, yung iba,
sila pa yung bumibili ng pagkain nila. Eh, pag sa bahay ka kasi, nagtatrabaho, yung pagkain mo, sa amo mo na yun, hindi mo na yun gastos. Kasi, hindi naman lahat totally ng mga Arabo is masasama. Parang kamay lang natin yan. Maliit, medyo mahaba, kataman-taman, ganyan, pandak. Ganyan po ang tao. Hindi po pare-pareho. May Arabo rin na mabait. May Arabo rin na medyo. May Arabo rin na sabi nila, hayawan. Pero hindi naman. Sa akin, hindi lang okay lang naman. Hindi naman sila mga masasama. Mabait naman sila. Kung sa akin lang. Sabagay. Kasi parang Pilipino din yan eh. Tawag nito. Parang Pilipino rin. May masama, may mabait, may medyo, may hindi. Ganyan. Ganun lang. Parang kamay nga lang natin. Ganun lang yung tao. Ang kamay natin is parang nagsisimbolo sa tao dito sa mundo. May mabait, medyo mabait, masama, medyo masama, pinakamasama. Ganun lang. At siya nga pala. Dito kasi sa Arab, is Arab countries, is Muslim countries to, diba? At saka, kuan lang to, opinion. Hindi po lahat ng mga Muslim is masasama. Opo. Kasi ang binabalita kasi sa media is bias na kasi yun. Eh, pag nagkamali ang isang Muslim is, ay isang tao, tapos, pag religion niya is Islam, is about a Muslim, talagang sasabihin is, isang Muslim ng rape ganyan, hindi ba pwedeng isang tao na ng rape is ito ang pangalan niya? Paano kaya kung ang gawin is isang born again, ganyan, isang Catholic, isang Buddhist? Di ba hindi magandang pakinggan yun? Dapat ayusin din nila yung pag babalita nila, pero hindi na natin sila dun nasisisi kasi yun na din yung tawag nito. Kinalakihan siguro nila at saka ganun siguro sila nag-aral. Ganun din siguro sila nag-aral. Pero para sa akin hindi yun maganda. Siguro sa inyo rin. Hindi rin kasi kayo rin. I-comment lang ninyo. Mag-comment lang kayo kung tawag nito. Masama ba ang Muslim o hindi? Walang problema. Masakit man o hindi. Mapait, maanghang, maasim, okay lang. Kahit anong i-comment mo dyan sa video na to, okay lang. Mag-comment lang kayo. Walang problema. So guys, thank you nga pala sa panonood sa mga video ko. Subscribe na rin kayo kung sino pang hindi nakapag-subscribe sa channel ko. So, okay. Shukran. Yeah.